kita, ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasakit. Narinig po natin ito doon sa pagmamakaawa o pagbabakasakali nung taong ketongin. Sabi niya kay Kristo, kung gusto mo, mapapagaling mo ako. Hindi na nag-isip pa si Kristo. Hindi niya sinabing, teka, pag-isipan ko, ha? Hindi. Immediately he said, I do will it be made clean. Kaya't ang una talagang pinagmulan nung expression na gusto ko gumaling ka ay si Kristo talaga. Besides, hindi naman ni Kristo o hindi naman ng Diyos nilikha ang sakit. Sinabi niya, let there be light, let there be animals, let there be plants. Hindi niya sinabi, let there be sicknesses, illnesses, diseases. No, he didn't say that. Walang sakit na nilikha ang Diyos. Pumasok lang ang sakit ng magkasala ang tao. Ngayon, kung bakit inaalaw ng Diyos in all His power, in all His goodness, na tayo magkasakit, siguradong meron siyang dahilan. Ikaw ba bilang magulang, gusto mong nagkakasakit ang anak mo? Hindi. Ang Diyos pa kaya, lalo siya mas makapangyarihan kaysa sa'yo. Lalo pa siya'y mas mabuti kaysa sa'yo. Lahat kaya niya gawin. Kaya nga, kung inaalaw niya na magkasakit ang tao dahil mabuti siya, siguradong may mabuting dahilan din siya. Halimbawa, yung sinasabi sa Hebrews 12 verse 6 para sa mga pasaway, ang sabi doon, ang Diyos ay dinidisiplina tayo, pinapalo niya tayo ng mga anak niya. Gusto ko yung term na dinidisiplina, ha? Kasi hindi sinabing ang Diyos ay nagpaparusa. Ang sabi, ang Diyos ay nagdidisiplina. Kasi kapag sinabing ang Diyos ay nagpaparusa, para bang ang end ay makapaglabas ng galit lang, makapagparusa lang? Hindi eh. Hindi ganun ang Diyos. Pero pag sinabing ang Diyos ay nagdidisiplina, may end na maganda. Tinatama niya tayo, tinutuwid niya tayo, kaya dinidisiplina niya tayo. Now, merong kaugnay na problema ito. Ito yung madalas na sinasabi ng hindi naman talaga gumagawa ng maraming kasalanan, wala namang kalokohan halos sa buhay. Wala naman ako inaargabyadong tao eh. Sisimba naman ako. Darasal naman ako. Papakabuti naman ako. Bakit nangyari sa akin ito? Ano ba naman? Ang dami ko na na-encounter na ganito na humahantong sa pagtatampo sa Diyos. Nagagalit talaga sila sa Diyos. Ang dami kong na-encounter na ganito. Eh, hindi ko lang masabi, kinakailangan disiplinahin din. Bakit? Hindi nga ba't ang sabi sa atin ng Romans 3:23, lahat tayo, all of us, have sinned and have fallen short of the glory of God. Tapos, susuportahan niya ng sinasabi rin na ng 1 John 1:8, if we say that we have not sinned, or we are without sin, then we are just deceiving ourselves and the truth is not in us. Kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, niloloko lamang natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya sa totoo lang, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo dapat disiplinahin. Ngayon, kung matapat lang naman sa atin yung pagdisiplina sa pamamagitan ng sakit, sana huwag tayong magtampo sa Diyos. Sana huwag tayong magalit sa Diyos. Sapagkat kung magkakagayon, ay mas pinapakita natin na dapat nga tayong disiplinahin. Sapagkat nakikita na yung yabang natin. Instead, harapin natin ng nagtitiwala pa rin sa Diyos. Harapin natin nagmamahal pa rin sa Diyos. Harapin natin nagpupuri pa rin sa Diyos. Ang sabi ni San Pablo, parangalan natin ng Diyos. Yan ang narinig natin sa ating ikalawang pagbasa. At sa palagay ko, wala nang iba pang pinaka magandang pagparangal sa Diyos. Higit pa sa ating pagdarasal, higit pa sa ating pagsisimba, ay ang papurihan, pasalamatan pa rin ang Diyos. Sa kabila ng ating mga nararanasang sakit, problema, paunos. O diba, yun ang ginawa ni Job. Nakaraang linggo, napag-usapan natin ito. Bumagsak ang kanyang kabuhayan and then all of a sudden, nangamatay ang kanyang mga anak. Tapos nagkasugat-sugat pa ang buo niyang katawan na halos kanyang ikamatay. Pero sa lahat ng mga nangyaring ito, anong ginawa ni Job? Nagpatira pa siya, lumuhod siya, at sinabi niya, the Lord has given, the Lord has taken away,
Blessed is the name of the Lord. Sa gayon, napahiya ni Job ang demonyo. Naparangalan ni Job ang Diyos. Napaparangalan natin ang Diyos kapag napapahiya natin ang demonyo. Alam po ninyo ang demonyo, sagad sa kayabangan. Patunay, natalo na siya ng Diyos more than 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, arya pa rin siya ng arya. Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap ang pagkatalo niya. Ganon siya kayabang talaga. Pero naisip ko, baka lang iniisip ng Diablo. Eh bakit? Diyos naman yan eh. Natural matatalo ko. Anong labang ko? Diyos yan eh. Pwedeng ganon. Pwedeng ginajustify ng demonyo ang pagkatalo niya sa gayon. Kaya napakahalaga na tayong tao sa tulong ng Diyos ay tatalunin at ipapahiya pa rin ang Diablo. Sa papaanong paraan? Sa paraan na ginawa ni Job. Yung kahit na tayo magkaroon ng problema, kahit magkasakit pa, tumawag pa rin tayo sa Diyos. Magpuri pa rin tayo sa Diyos. Yun naman kasi ang sabi ng demonyo sa Diyos eh. Pinupuri ka lang naman yan dahil may kabuhayan eh. Pinupuri ka lang naman yan dahil okay ang pamilya eh. Dahil manusul siya eh. Kunin ko ang lahat ng yan. Tingnan ko kung purihin ka pa niya. Eh hindi naman tinakwil ni Job ang Diyos. Kaya napahiya niya ang Diablo at naparangalan ang Diyos. Kasi kapag ganito tayo at tulad ni Job, pwedeng sabihin na ng Diablo, teka, hindi na ito Diyos. Ni hindi ito anghel. Pero tinatalo ako, pinapahiya ako. O, saan pa ang yabang niya pang nagkaganon? Wala na siyang ipagmamalaki pang nagkaganon. Kasi tao na ang namahiya sa kanya. And at the same time, as I said, dito natin napaparangalan ng Diyos. Kasi po pwede rin sabihin ng Diyos, aba, hindi ito ang anghel. Tao ito, pero napaparangalan ako ng lubos. Ayokong i-downgrade yung pagpupuri ng mga anghel sa Diyos. Pero sa palagay ko, iba pa rin ang pagpupuri ng tao. Kasi ang anghel, hindi naman niya naranasang maghirap. Hindi naman nararanasan ang anghel na lokohin ng asawa. Hindi naman naranasan ang anghel na magkasakit. Hindi naman nararanasan ang anghel na matanggalan ng negosyo o trabaho. Hindi naman nararanasan ang anghel na lokohin ng kanyang kapwa. Hindi eh. And so, now to downgrade yung pagpupuri ng mga anghel sa Diyos. Palagay ko, iba pa rin ang pagpupuri ng tao. Sapagat ang pagpupuri ng tao ay may halo at dumanas na ng mga sacrifice. Kaya sana mga kapatid, ngayong sineselebrate natin ang World Day of the Sick. Kasi kapistahan talaga ng mahal na Birhen ng Lourdes, February 11. Ito ang ating ipagdasal para sa mga may sakit ha, at gayon din para sa mga nag-aalaga sa may sakit. Gayon din para sa atin, sapagkat malaki naman ang possibility na darating ang pagkakataon, magkakasakit din tayo. Wala man tayong ginagawang kasalanan, huwag tayong magalit sa Diyos. Magpuri pa rin tayo sa Kanya, sapagkat ang layunin ng buhay natin ay yung maparangalan ang Diyos talaga. Yung sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa kabila ng problema, ay masabi pa rin natin ang Diyos ay mabuti pa rin talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na minsan. Ilagay natin